Good morning guys, ito na nga yung karugtong natin ng video natin at nandito na nga tayo sa New Zealand. Imamaritis ko lang guys kung magkano yung entrance fee dito ay 10 pesos each, tapos yung car ay 300 pesos dito yon. Pero pag overnight ay 500, ang tour guide is 800, yun lang yung magagastos na dito. Nagtataasan ng mga fine trees. Yan, marami nagka-camping. Dito guys, maganda mag-camping dahil hindi siya mainit. Okay naman yung CR nila dito. Malinis naman. Mag-marges muna tayo guys habang pupunta tayo ng lake. Nung pumutok yung pinatubo noong 1991, ayan, unti-unti siya nagkaroon ng unti-unti tumaas yung tubig dyan dahil nga madami ang nailabas ng lahar ng vulkan. Tuwing umuulan is bumababa daw yung yung lahar na dadala ng ulan, kaya yung tubig niya is yung daluyan ng tubig ay naharangan ng ng lahar, kaya yung tubig dyan ay unti-unti tumaas at ayan na nga naging lawa na siya guys. Tapos ito nga, i-check natin kung malinaw yung tubig. Ayan, malinis naman to guys yung tubig. Kaso, bawal lang siyang paliguan sa ngayon dahil hindi pa siya nasusukat. At saka, nandoon banda yung simbahan na lumbog. Doon. Tapos, tingnan, di ba ang linaw? Kitang-kita mo doon sa ilalim. Oh. Ayan, kita mo yung mga bato. Kulay ng mga bato. Ayan. May mga fish na liliit. Ayan, tapos may nagpipiknik doon sa gilid. Kasi kami, wala kami dalang tent. Pang day tour lang kasi kami, kaya tinamad kami magdala. Tapos ito, bangka. Oh. So, kaya niya nang papunta doon sa may port doon. Parang port. Kasi dalawa yung trail dito. Yung sa kabila at saka yung sa lahar na trail. Tapos guys, dito rin tayo sasakay ng papunta doon sa simbahan na lumubog. Ito tour tayo ni Kuya. Ako na. Aray. Harap ka dito, madam. Para maganda yung... Ah, okay. Magtabi na kayo ng mga dam dyan. Bea! Paano si Kuya? Ayan, ito tour tayo ni Kuya. Tapos yung niyan, yung payment niya is 1,000 rule for 5 person. Yung bangkang yan. So parang ang lumalabas is 200 per head. Pero 7 kami, dalawang bata. Tapos 5 adult. So pumayag naman si Kuya kasi bata naman yung dalawa. Ayan yung mga life jacket na yun. Kailangan naka-life jacket. At kasi Ate Jean, pinaka-maingay sa lahat. Ayan. Hipo kong pinaka-maingay. Uy, zipper your mouth. Tingnan ko sa ilalim, baka may makitang bahay. Imagine nyo guys, ang lawak pala talaga ng lawang. Kasi malalim daw, hindi niya makita sa ilalim. Sobrang lawak o. Kaya pala wala ng tubig yung yung mga tulay na daanan na papunta dito. Papunta dito, saan ba banda yun? Basta may makikita akong walang tubig. Naging lawa na siya. Ayan, medyo malapit na tayo guys. Natalala natin yung tanaw nyo na ba? Ayun o. Oh, yung cross. Tapos dito parang may isla. Ito isla o. Oh. Bigla lang daw yan dyan. Nagkaroon ng isla. Siguro bundok yan. Kaya ganyan siya. Ayan na. Dito na nga tayo guys. So ito na nga yung lumubog na simbahan. Cross nga lang siya. At saka mayroong konti ito nakikita. Imagine mo sa ilalim nito, puro bahay. Ito yung barangay Aglaw. Kung saan naman na umalis yung mga residente dito kasi nga, unti-unti tumaas yung
tubig. Tuwing pagbuhos ng ulan is nadadala kasi yung ano, yung lahar pababa. Yan na nahaharangan yung ano, yung daanan ng tubig. Daluyan ng water. Kaya ayan, nagkaroon ng lawa dito sa Barangay Aglaw. Ayan, ikot tayo. Ikot tayo ni Kuya. Tingnan natin sa loob kung mabibidyohan ko. Ayan, ganyan lang siya guys. Oh. Ayan lang guys, ikot lang kami. Tapos, babalik na din. At least na-experience natin yung ano, yung mapanyipilik. Since pumunta naman na din tayo, i-explore na natin yan guys. Sayang naman yung pagpunta dito kung hindi ka magtutur papunta dyan. Ah, ayan na guys yung ano, Mapanoy Port. Ayan. Diyan kayo sasakay ng bangka, tapos itatawid lang kayo sa kabila. Diyan, o yan, diyan sa New Zealand. Ayan. Yan ata yung ano, pastry. Pastry ay yung pinakamaganda niyan dito na ano, campsite area. Pastry kasi kami din lang ng aming ano, tour guide. So, maganda din naman yung pastry. Iwan ko sa pastry 1, hindi ko na-check eh. Hindi na ako nag-ikot kasi pagod na din guys. At ito na nga, nakabalik na tayo. Ang biyahe namin ay 30 minutes back and forth na yon. At syempre, mag-picture-picture muna bago umuwi. Ayan, uwian na ang mga Marites. Gutom na kami. Hindi kasi kami nagbaon ng maraming pagkain guys. Bye guys, see you again to my next adventure. Thank you for watching.